1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na raw. Wala lang patatagin din dito mga brother. Let's go. Diretso na tayo sa pickings mga brother. Wala nang pabebe-bebe pa. Diba? So now, first pick naman dito. Teka lang, kakain muna namin. Dahil mahaba na naman to. Your team is banning. Your team is banning. Ang bilis ng banning, oh. Teka lang ha. So ayan mga brother, nakita nyo naman. May nga tinga pa. So we have here first pick Atlas mga brother. Makita nyo kung gaano kabilis yung nangyaring banning. Ganun na nila kaalam ang laro ng bawat isa. So alam ng team Synchronized na ang naging problema nila is the Atlas, Esmeralda and the Uranus. So they always, from game 2 up to game 3, ban nila yung Uranus and Esmeralda. Now, ito naman ngayon, inunahan naman nila sa Joet because they know the capabilities of Joet. Kaya yan, they went for the Joet. And plus, it can counter the Ling. Diba? So they went for the Joet mga brother because it can counter any side lane mga brother, kayang-kaya niya. Pero sa side lane, meron pa tayong Xborg, meron pa tayong Masha, meron pa tayong Show. So marami pa naman mga brother, they can pick the Ling here. They always go for the Lugi also mga brother. So they went for the Helcurt. Oh. Let's see mga brother, I'm not sure kung mag-1-2, mag-1-3-1 sila and funnel Helcurt. Pero I'm sure they will go for a 1-2-2 using the Helcurt. Pero yun nga lang, kasi pag win 1-3-1 mo si Helcurt, kung side lane siya, mahihirapan siya mababawgi mga brother. So 1-2, Helcurt with, together with a support, mas maganda. Hindi siya masyado mahirapan, hindi siya masyado magagank. Pero ang side lane Helcurt na solo lang, mahihirapan yung mga brother. Madali i-pick off ang Helcurt niya. Plus, hindi mo na siya mararamdaman. Yun ang magiging problema to. Pero ito, PNK being pick by team King Langkit sa Gapo. And we all know, Ma'am Missy will go for this. She will play this sa PNK. So ito, banning. Meron pa tayong Kufra. Ay, hindi. Fighter ang ban. They could ban a fighter dito sa team ng King Langkit sa Gapo. Your team is banning. Aray ko. Puta. Ah, so hindi na sila nag-ban. So, ano yan, no ban technique para may mga ma-open pa. No, di ba? Pwede dito yung Johe tank support, ha? Just to let you know, pwede dito yung Johe tank support. So, they ban the Harit. Meron pa tayong Ling. Meron pa, pero Ling, delikado yan sa Helcurt, mga brother. Helcurt is a heavy counter dito against the Ling. Pero ito, magayan, maganda yan. Mas may chance yan. King Cutie Forever, we all know yung game 2 na nawalan ng Converge. He was using the carry against the Helcurt. Pero yung Helcurt dito naman ng team on that at that time mga brother, Helcurt dito sa team ng Synchronized is malakas. Wow, tingnan natin ha. Tingnan natin kung gagana yung badang ha. Still have plenty of fighter mga brother. Masha, they could go for yan na sinasabi ko. They could go for the Masha mga brother. Maganda rin yung offlaner, maniwala kayo. Since tatlo buhay niyan mga brother. So maganda yan. They will go for the Lunox. Ah, so they will go for the 1-2-2 setup plus an offlane Masha. So maganda to. This is interesting. This is something new on the side of Team Synchronized. Maganda. Tingnan natin kung anong gagawin nila mga brother. Share nyo lang yung live. Mag-heart attack na rin kayo dito sa ating live stream mga brother. And yung mga hindi pa nagpa-follow dyan, i-follow nyo na. Yung nandyan sa comment, yung naka-pin comment sa atin, i-follow nyo rin sila yung ibang players dito mga brothers. Si Rogbu, may page yan. Si Supremo, may page yan. Si Kissy, may page yan. Si Wendell, may page yan. Diba? Follow nyo rin yung cutie sa dulo. Diba? Yun mga brother. So, ito. Now, we have last pick. Grak dito. So, with this setup sa side ng King Langkit sa Gapo, this will be an aggressive type
lineup kasi meron sila ng ejector coming from the Johed, then we have a traps and a PNK plus yung itong grak natin, di ba? I will expect, pero ito early type, early game type naman dito ang team. Ang team ng ano, team ng Synchronized, mga brother. Tingnan natin ha. So let me introduce both teams, mga brother. On the red side, we have Team Synchronized, Wendell with the Louie again, Rogbu with the Masha, Hi-Hi with the Atlas, mga brother, Rinka for the Hellgirt, and Leo for the Lunox, mga brother. And now on the red side, mga brother, naman dito, we have Team King Langkit sa Gapok, Kisi. Kisi ha? Wow! Kisi using the Grak, Missy using the PNK, Kurt using the Johed, Liam using the Tamus, and King Curie Forever with the Carry. So ang final naman nila dito is the is Carry, King Curie Forever ang gagamit. Si Kisi naman ang nag-tank. So this is interesting ha. This is interesting, mga brother. Kasi hindi na nag-core dito si brother Kisi. So parang bakit naman siya, no? So ako naman mag-utility. So now we will go and move forward to the land of LOL, mga brother. I expect dito buff takings muna, lalo na sa side dito ng King Langkit sa Gapo, kasi una sa lahat passive type lang dapat ang laning nito, mga to. So yan, mga brother, walang problema. Pares na sila, they will just both of them will just go. Mas matatagal nga lang dito ang King Langkit sa Gapo, mga brother, dahil since final to, dalawa dito ang kailangan kunin na buff ng carry, mga brother. So akala ko magkakamali sa smart missiles doon, pero hindi. Matitake na agad ang red buff doon, pero mukhang sasabay lang din dahil sa smart missiles na coming from the Johed. Pero ito Rogbu, just trying to clear the wave. Masakit sa una yan, mga brother, yung Johed, pero alam ko kaya ni Masha. Later games, mga brother, masakit yan. Pero ito na-take ni Missy ang ito na pag na-invade tong itong ating Lunox, mga brother, mahihirapan yan. Dahil Lunox without the buff, mga brother, is a bit less dangerous, mga brother, maniwala kayo. Pagiging problema yan. Now, Kisi is just trying to be aggressive dito, ha. Kisi with the first kill. Tingnan natin. Pero merong ready to si brother Lewin, ha. Walang kaba. Yan. So, yan. Na-pop off Kisi. Medyo delegado. Pero hindi. Si Kisi makamambaw dyan dahil may sprint yan. Una sa lahat, mga brother. Ito, Rinka. Trying to plan. Delegado, Liam. Liam, ha, sinalo niya ang poison stings, pero hindi. Rinka, delegado ata. Tatlo ang nasa bottom lane. King Cutie Forever with the first kill is low si Rinka. Tatatalo na nito brother Liam. Petrify kami, pero mamapatay rin dito si brother Liam. Now, ang kill niya lang napunta dito kay brother Wendell. Ito, sinasabi ko na yin and yang crowd control coming from brother Wendell using the Lugi. Now, our... So, 1-2-2 rin. Hindi pala 1-2-2, no? So still makuha dito ng ang eto na, grabe naman ang sakit naman ng crowd control. Grabe ang yinin niyang dito ni brother Wendell. Ramdam ni brother King Cutie Forever. Hinis to back off na lang to, TP na lang, tapos sabay punta na lang sa ibang lanes, mga brother. Siya ang final dito, importante sa bawat lanes, nandun siya. Kailangan niya mag farm ng mas maaga, pero ito maganda to kasi well protected dito si brother Rinka with together with Wendell. So ito TP panakot lang, pero alam niya na hindi naman talaga matutuloy yon, mga brother. Pero with 1-2-2, mga brother, ang kailangan dito is Lewin to be aggressive on the opposite lane. So we have here Hi-Hi, Kisi just checking the brushes, mga brother. Hi-Hi just in the brush, alam yon, giving a fear na okay, basa-basa pumasok dahil nandito ako. Alam yan ni brother Kisi. Ito ang problema dyan, mga brother. Lewin needs to rotate, mga brother. He needs to pick off. Lalo yung kahit yung top lane, kasi dalawa naman nasa bottom lane. He needs to pick off the top lane, mga brother. Lalo si Johed. Then push the top together with Masha. Dahil mabilis mag-push ang ating Masha. Yan. So we have here, Hi-Hi, wala pang level 4. Ito, they will just go. Again, passive to. Very passive laning, ha. Walang action Jackson na nangyayari, mga brother. Kasi pagkatas mo dito sa Wanderer, pupunta naman siya sa blue buff, mga brother. Pero ito, mukhang may invade atang blue buff dito. King Cutie Forever together with Missy, they will invade the blue buff. Yan ang magiging problema dito. Late na dumating si Lewin, mga brother. Pero ito, mare-retry pa ata. Nice retry, pero hindi na nga, mga brother. We have Barney Dog activated, mga brother, just to annoy brother Hi-Hi. Hi-Hi just going backing out, mga brother. Ito naman sa bottom lane. May mangyari ba? Nag-aabang si brother Liam sa brushes. Brother Liam is planning something. Delikado, masakit to, brother Rinka. Huwag mo sabayan yan. Delikado yan. Level 5 na dito ang ating Grak. Naman, top lane naman, delikado din si brother Rogbu.
Kurt and King Cutie forever trying to pause. Okay, pause daw mga brother. Respect the ace. This is game 3 mga brother. Respect the ace. Pause. Okay mga brother. I wouldn't say na Hail Mary full of grace sila dito ah, dahil una sa lahat pare sila malakas, no? Tignan natin mga brother. Ano mangyayari? Eileen. Tanungin mo kung sabi mo mag-PM pag i-resume na. So, may assistant tayo, 'di ba? Kasi yung isang cellphone ko nasa kabila. So, nagpa-pause muna, di ko alam ang reason, pero we have a 10-minute pause game. 2 5-minutes, so equivalent of 10 minutes, mga brother. First 5 minutes, second 5 minutes, yon. We will give them the time dahil game 3 to, di ba? Mahirap na. Shoutout sa buong Brotherhood Nation dyan. Tignan natin sino mananalo dito. Pero ito ah, sa early pa lang mga brother, lamang dito, turret-wise, lamang dito ang team King Langkit sa Gapo. Whereas, pagdating sa pera, 900 lang naman ang gold lead, pero unti-unti yung lulobo. Kasi since ang pinaka-aim dito, pag 1-2-2 ka mga brother, lalo na importante kasi ang mage role. Importante kasi ang mage role mga brother na mid laner. Kailangan nagro-rotate ka. Kailangan kukuha ka ng pick off as early as possible dahil hindi mo gugustuhin ikaw ang unti-unting nababaog sa later games. Sa later games hindi mo masyado mararamdaman ng unless sila harit eh, no. Pero itong Lunox mga brother, kailangan niya mag early game. Kailangan niya mag snowball GGG. Game na daw mga brother. Let's go. Let's continue this. Wala nang patumpik-tumpik pa. So ito tuloy lang. King Cutie Forever is being guarded by Brother Missy. Wala nang ito push lang si objective na lang ang ginagawa nila like what they did yesterday. Yesterday mga brother, to mid lane medyo delikado ay pupush to ni Brother Kurt ah. Pause ulit mga brother. Delikado na naman may nangyayari. Eileen, PM ka. Sabihin mo ah. PM ulit. May nangyayari ata. So, check nila yung ping. Okay lang yan, mga brother. No harm done. Diba? Importante. Maganda yung laro. Yun. Pero ito ah, mga brother ah. Tingnan natin yung standing nila. Ano ba standing nila? 11-0, wala pang kills. Tag-isa pala silang kills. Tapos may farm na ng 1K. Lamang na ng 1K dito ang ating team King Langkit sa Gapo. No? So, medyo ano to ah. Tapos map control. Batitake din ang mid lane dito. So, magkakaroon na ng map control lang ang team nila Kisi. So, yan ang magiging problem nila mga brother. They need to find a way na makapick off dito. Kailangan mag-pick off sila ng isa-isa. So, parang halos ganito naging set. Ay, ito pala. Yung game to na nagkaroon ng problema ang Converge. Almost ganito ang setup. Almost the same ang setup nila. We have... Yun nga lang, may Esmeralda dito. May Esmeralda sila. Gina raw. Game na raw. Resume na natin mga brother. Let's go mga brother, resume daw. Pero bottom lane, na-pick off mga doon si Brother Liam. Nice move coming from the team, synchronized. Pero ito, delikado. Lev, ang ganda nung brilliance doon mga brother. Mamba out, Wendell popping his flicker just to get out mga brother. Delikado sa backlines. Hi with the fatal links mga brother. Mamamatay pa si Brother Kisi. Brother Kisi survive mga brother ha. Naku po. So we have a 2-for-1 trade mga brother. Namatay yung isa doon sa team King Langkit sa Gapo, pero dalawa naman ang kapalit doon, Lewin and Wendell down. Pero ito, tahimik na kumukuha ng objective ang ating Masha. Yan ang importanteng gawin ni Masha mga brother. Just go for the side lanes, go quietly take objectives dahil hindi pa kayan sa ngayon. For now, just for now, Rinka popping his ulti, pero wala ejector, tinapon ang kanyang kampe papunta sa kanya. Wala nangyari mga brother. Out na lang sila parehas mga brother. Ito, Rogbu, just clearing the waves. Pero ito, wag niya nang labanan si Liam. Mamba out na lang siya. Wala siya dyang buhay.
chase dito bra kay Brother Leah. Pero ang ganda ng backup ni King Cutie Forever doon, mga brother. Now down si Brother Rogbu with King Cutie Forever. King Cutie Forever with a 202 standing. So we have a lamang na dito, naka-bounty hunter yan. Yan ang masamang indikasyon yan, mga brother. Binibigyan nyo ng farm ang carry dahil delikado rin. Pag nag-early, early game at nag-snowball ang carry, mga brother, napaka-delikado nyan. So let's do an item check nga, mga brother. Tingnan nga natin anong sitwasyon. So we have carry here going for the endless button. Mag-4K na ang kanyang farm. Whereas ito, pa 3K pa lang ang ating Lunox pot. Pero sa bottom lane, delikado ang alagay dito ni Brother Rinka. Naka-ejecto si Brother Kurt. Pero hindi, napatay ni Lunox doon. Ay hindi, napatay si Lunox doon ni Kari, mga Brother Rinka. Delikado rin ang sitwasyon. Patay dito si Brother Naku po, patay si Rinka, patay si Lewin, then SS Wendel. Ang ganda rin, Jector, doon! Hindi kita papalisin, Brother Wendel. Walang makakatakas dito. Kurt doing his thing, mga brother. Good job, good game, well played doon na. Ang ganda ng ginawa doon ni Kurt. Gubuti na lang ang cooldown ng kanyang ejector. Ang ganda ng tapon doon. Pero ito, Liam trying to go for a 1v1 against Hi-Hi. Pero nasa backline ito si Brother Rogbu. Hindi ata gumagana ang mashup pick dito, mga brother. And that bottom lane will be taken care of Brother King Cutie Forever together with Missy. And Kissy just boxing out the team Synchronized. And traps are being laid out everywhere. So lahat dyan, may vision sila dyan, mga brother. Naku po, ayan ang sinasabi ko, Lunox is an early game hero, mga brother. Pero to King Cutie Forever na crowd control. Pero to Barney Dog, wala lang, mga brother. Paramdaman lang din ng damage. Mamba out lang din. And now our turtle will be taking lahat ng objective na kuha dito ng Team King Langkit sa Gapo. Turret after turret, turtle after turtle, kahit sa Lord Peto, wild charge kami from Grack, pero wala na lang, buti naka-flicker pa si Brother Wendell doon, hindi na natin maramdaman. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kapag ang Lunox, hindi naka-snowball ng maaga, hindi mo talaga mararamdaman yan, mga brother. And then, sigang-sigang na dito si Brother Kissy, kaya niya itong puntahan on the back lanes. And now, tignan natin dito, si Rogbu trying to go for a 1v1 against Liam. Kaya niya rin naman to since malakas ang damage siya. Pero hindi, kulang ang kanyang shield, mga brother. Brilliance being popped out, mga brother. Pero ito, tignan natin, Fatalist activate pa. Hindi na lang, mga brother. Pero makita mo yung crowd control coming from Wendell using the yin and yang. Ramdam din nila, pero hindi. King QT Forever is the funnel dito. Importante siya ang buhay dyan, mga brother. Kahit mamatay ang iba, okay lang. Importante yung funnel nyo is buhay. So, ito ang 1-2-2 natin. Dalawang core, hindi gumagana. Patay nga si Rogbu doon against Brother Kurt. Now, the lead. Now, ang ganda, Fatalings. Pero Purify being activated. Wala ang nangyari. May Brilliance pa dito. Out na lang dapat si Lewin dito. Hindi na maramdaman ang Lunox. 2-core setup, hindi na maramdaman. Yan ang problema kapag sa 1-2-2, mabawag ang mage doon, mga brother. You can almost control the early and mid game. Naku po. They are on the verge of defeat dito, mga brother. Delikado ng sitwasyon. Nakikita mo naman ang lead dito ng pero to masama ang balak ni Brother Liam and Kurt kay Wendell. Tingnan natin si Rinka ata. Mga first kill out pa ata to, mga brother. Okay, wala. Paramdaman lang. Nanakot lang, mga brother. So we have ilan na ang gold lead dito? Almost ano na to? Pa 9K na, mga brother. Oh. Pa 10K na sila ng lead dito against Team Synchronized. Grabe. Map control. Nasa kanila na. Carry pa yung meron sila. So, sobrang delikado net ng sitwasyon na to for Team Synchronized. So, papalapit na sa victory dito ang Team King Langkit sa Gapo. And the Imba Sambales is, I guess, being, is just happy na, oy, yung tropa natin, yung lamang ngayon, mong alam na natin gagawin against sa kanila. No? Kasi nakita nyo naman kahapon, mga brother, 2-0 sila against Imba Sambales. Pero ito, na-take pa nga ni Brother Rogbu doon. Good pick off doon since nakakuha ng Lord. Pero ito, mapapatay ata si Brother Hi-Hi. Hindi napapaalisin. Ang ganda ng wild charge doon coming from Black. Weather time to poke out. Poke in, mga brother. Pero si King Cutie Forever mamamatay. Patay! Ang ganda ng pasok ni Brother Rogbu doon. Ito na, ang pagkakataon nila. They need to kill everyone. Pero ito si Brother Kurt, may threat pa rin on the back lanes. Hindi na pinaalis si Brother Rogbu. Patay doon si Brother Rogbu. Now, masha down. We have Hellcurt trying to TP out, mga brother, and they need to clear the lane. Nasa middle lane ng ating Lord, mga brother. Delikado pa rin, although wala tayong panel dito. Still, may damage tayo coming from our Johid, mga brother. Johid going in, 1v1, pero naka-transion dito. Naka-winter transion doon, mga brother, si Brother Wendell. So, safe pa rin siya, mga brother.
While charged, just to mamba out, mga brother, patay ang Lord. At least walang casualty na turret doon. Yun ang importante, mga brother. Lewin, just trying to survive. Just trying to clear the minions on mid lane and then the bottom lane. The top lane will be taking care of brother Rinka. So, delikado dito si brother Kurt. Nandiyan, isang maling wrong move mistake dito, brother. Tapos siya dito, Rogbu. Kailangan niya rin na gumawa ng miracle play. Pero ito, matitake atang mid lane, mga brother. Hindi nila maklear. Naku po, nabasagan pa sila ng mid lane. So, ito, mega creeps na ang mid lane ng team. Synchronized, delikado rin yan. Rogbu dito. Si Kurt is very patient, ha. Kurt is very patient, mga brother, ha. Talagang inihintay niya, mga brother. Pero ito, ito, yan ang sinasabi ko, Rinka. Pero na-silent siya gamit ang passive ng Hellcurt, mga brother. Sa bottom lane, na-take nila si brother Missy. Missy down, mga brother, with the PNK. Okay yan, mga brother. So far, okay yan. Unti-unti nilang pinapatay. Unti, isa-isa lang, one by one, not rushing. Hindi tulad ng nangyayari nung una, di ba? Pinipilit nila yung mga clashes. Sila napipick off, isa-isa. So, maganda, maganda yung mga brother. Plus, nakita nyo naman yung hero lock kanina. Na-take nila at na-prioritize nila yung carry. So, maganda yon, bigyan nila ng threat yung carry na anytime kaya pala akong patayin nito dahil doon, mag-iingat siya. Hindi siya basa-basa papasok. So, hindi siya masyado magiging agri. Pero ito, at least, si brother Rogbu, alam niya ang positioning positioning ng ating Johead, mga brother. Pero si Kisi is very annoying also, mga brother, ha, sa totoo lang. Pero ito, huwag siya masyado malalim, mga brother, dahil si Kurt dito, meron ng flicker. Meron na, pa-cooldown ng flicker yan. Mas mag-cooldown ng flicker niya, mga brother. Kakana na yan. So, item check nga muna tayo, mga brother. Tingnan natin. 8-8 ang farm. So, we have 8-8 farm coming from Kari, ha. Ang sama niyan, mga brother, para sa side ng Synchronized. Pero ito, tingnan mo naman. Lewin with the 6k, 6-2 naman para sa Hellcurt, papunta ng BOD, Blade of Heptasy, so wala siyang lifesteal, pure damage lang. Lewin with the Defying Glaive, plus the Concentrated Energy, papunta na siya ng Glowing Wand, mga brother. So ayan, yan ang kanya magiging build. So tingnan natin, ano pang next step dito, kailangan nila makapick. Ang, for the side of Team Synchronized, kailangan nila magpick off. They don't need any clash. Kailangan nila isa-isa. One by one, they can take down one pair after another, mga brother. Yun lang pwede, kaya nila, dapat nilang gawin. Pero kung ka-clash sila, depende sa setup na gagawin ni brother Haye. Pero itong delegado at si brother Rogbu, pero mamba out pa rin. Nakataka siya doon, mga brother. Now, Liam just trying to clear the minion wave and push the minion waves on the bottom lane, mga brother. Yan. Hindi na nila binibigyan ng hope ang Team Synchronized dito. They are boxing out every brushes. They are checking out every brushes. They are clearing every minion waves on every lane. And now, Lord will be available after 10 seconds, mga brother. So now, si Rogbu hindi maka-rotate dito dahil una sa lahat, delikado. Johead can take Rogbu down anytime. 1v1. Hindi kakayanin ng brother Rogbu with the damage na meron na plus the items na meron na ang ating Johead. Delikado na siya doon. So yan, alam na rin ang capabilities na meron ng ating Joy. So ito, mabilis na to, mga brother, ibibigay na rin ng level 2 Lord. Hindi na kasi kayang i-challenge yan. Alam na rin ng team Synchronized na kaya silang i-take anytime. So yan na, mga brother, Rogbu with the Demon Hunter Sword, kakabili lang. Makikita mo, mga brother, kahit di na natin banggitin yan, makikita mo sa items na meron ang bawat teams, papuno na ang team King Langkit sa Gapo. Ganong kasakit. Naka-rose gold pa dito ang carry para may sustain. May damage na, meron pa siyang shield. Plus, hindi na siya golden stab, mga brother. Wala silang panuno masyado dito. Kundi si brother Rogbu. Tingnan natin, Fatal Links activated pero may purify. Yan, brother. Dark Knight Force activated by brother Hellcurt. Tingnan natin, masusurvive ba to? Survive pa ata, mga brother. Brilliance. Popped out by Leo just to get out. Pero ito, na sinasabi ko, ang sakit ng damage sustain. Pero pasok si brother Rogbu sa backline. Patay niya si brother. Patay ang carry. Rogbu doing a good doing a nice play on the backline ng team King Langkit sa Gapo. Pero objective after objective dito na ginagawa ng team King Langkit sa Gapo, mga brother. Nahihirapan ang team Synchronized. Dapat silang mag-unite and mag-plan, 'di ba? Kasi hati-hati sila kung saan silang lane. Pero ang ganda ng ginawa, Fatal Links activated, mga brother. Pero merong immortality ang ating Grak. Maka-white charge pa. Maka-mamba out pa ang ating Grak, mga brother. Nice move. Pero grabe, ako nagulat doon sa ginawa ni brother Rogbu. Kaya niyang i-take down si Kari anytime. So that is the threat
na binigay niya kay Kari. So, huwag kang maging confident. Huwag kang maging overconfident, Kari. I can take you down anytime, even with your teammates around. So, ang ganda doon, ako nagulat ah. Sobrang nagulat ako doon, men ah. Di, walang camera eh. Pakita ko sa inyo paano yung nagulat. Pero ang ganda ng ginawa ni Brother Rogue doon. Kurt, now, trying to, titignan niya kung kaya niya mga brother ah. Kaya niya yan. Kaya niya mga brother ah. Ayan ang sinasabi ko. Wala na, patay. Rogue down mga brother. Good game doon. Pero in exchange, hindi. Ang ganda na ejector naman doon. Pero hindi. Itutuloy ito ni Brother Ringa. Ringa, killing our Johid mga brother. So that is a 1-for-1 trade. One fighter ang nakapalit ng isang fighter din. Ang ganda nun mga brother. Pero ito, delikado at ang galaw nila. Pero ito, fatal links mga brother. Brilliance being popped out by Brother Leo. Tingnan natin mga, ito na, activated na. Patay dito si Brother Leo mga brother. Wala na sila na masyadong damage. Ringka na lang natitirang core. Papunta na sila sa mid lane. Kinky to forever with the carry. Available pa. Wala na dito. Tower lock na lang ata mga brother. Pero makikita mo ang sakit ng sustain damage na meron ng ating Louie mga brother with the, together with its crowd control. So hindi ma-push ito ng team King Langkin sa Gapo kasi Wendell is very deadly also with his damage, with his magical damage. So nasusustain pa rin at nakaka-clear pa rin man ng mabilis itong si Brother Wendell. So Wendell is doing a good job positioning himself and knowing where he can use his skills wisely. Maganda yung mga brother. Ito si Rogue just messing around. Tingnan pa rin ano ba sa mga brushes dahil alam niya kaya niya naman, meron siyang shield. Pero pag nakuha na naman siya ni Johe dyan, mga brother. As long as times 3 ang kanyang life, pwede naman. Pero pag times 2, mabilis lang siya mapipick off to mga brother. Hi, trying to check the brush. Pero bump out na nandun si Brother Liam. Tingnan natin. Buhay na ulit. Makita nyo mga brother, 7 kills only on the side of a team Synchronized. Whereas dito, 13 kills naman sa team King Langkit sa Gapo. So ito, tingnan natin na mga brother. Wendell, delikado sitwasyon. Nice pick up coming from Casey together with King Cutie Forever. Mga brother, delikado na sitwasyon. Wala na silang taga-clear ng minion wave. Yan pa nga mga brother. Ejector, tingnan natin mga brother. Free hit coming from King Cutie Forever. Pero sa backlanes, ito na. Hero lock after hero lock. Patay niyan, Joy. Pero King Cutie Forever, survive pa rin. Mga brother, Wendell is the left. Leo is the only player left. Pero patay na rin siya. Down ang lahat. Now, King Langkit sa Gapo will move sa ating upper bracket. Grabe, ang ganda nun mga brother. So sila ang makakalaban ng Team Imba Zambales. Good game, well played sa ating Team Synchronized. Hats off to you mga brother dahil ang ganda rin ang pinakita nyo, men. Sayang lang hindi nagamit ng maayos yung ating 1-2-2 setup with the Lunox, no? Pero maganda sana, akala ko kaya pang i-hold. Kasi deadly rin kasi si Rogue. Ang ganda ng Rogue is commendable on this gameplay mga brother. Ang ganda ng